Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today, papakita ko sa inyo kung ano ang requirements para sa new registration, transfer, and activation of voters. So guys, before I start, please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And click the notification bell to notify you from new uploaded videos. So, una, magdala po ng isa sa mga sumusunod na requirements na kailangan ipakita sa step 1 na may kumpletong address kung saan kayo nakatira ngayon. Una is driver's license. Valid driver's license kung meron kayo, so pwede siyang gamitin. Pangalawa is postal ID. Pangatlo is employees or company ID. Pang-apat is BIR ID. Pang-lima is valid student ID kung estudyante pa kayo. Pang-anim is senior citizens ID. Then pang-pito is NBI clearance. Kung wala kayong any valid IDs, so kailangan yung kumuha ng NBI clearance. Pang-walo is passport, kung mayroon kayong passport. Pang-siyam is UMID, SSS ID, or GSIS ID kung government employee kayo. Then pang-sampo is a PRC ID, valid PRC ID. Panglabing isa is IBP ID. Alin sa mga apat na dito ang gamitin ninyo kung gumamit kayo ng passport, UMID, SSS ID or GSIS ID, PRC ID at IBP ID. So kailangan ng proof of billing na nakapangalan sa inyo. So kailangan nyo magdala ng proof of billing na nakapangalan sa inyo. Then take note, hindi po tinatanggap ang sidula, barangay clearance, homeowners association ID, at police clearance. So, take note nyo yan. Hindi pwede ang sidula, barangay clearance, homeowners association ID, at police clearance. At parang kasarin na rin dito yung PhilHealth ID. Kasi hindi siya na-mention above sa mga valid IDs na pwedeng gamitin. Then, change or correction of entries. So, sa registration record contains erroneous entries including wrong or misspelled name, birth date, birthplace, or typographical errors. So, kailangan nyo magdala ng birth certificate. Kung may mali man sa pangalan ninyo, sa birth date, birthplace, sa entries, so kailangan nyo magdala ng birth certificate. Then, change of name by reason of marriage or by virtue of order of court. So, kailangan nyo magdala ng marriage contract or court order. So, kung gusto nyo naman mag-change status from married to single sa interest ninyo, so, kailangan nyo magdala ng CNMR. Then, take note, please present the original document needed in SO copy or PSA copy or CTC from local civil registrar. So, kailangan nyo mag-present at magdala ng original document in SO copy or certified to copy galing sa local civil registrar sa inyong lugar. So, guys, that's all for today's video. Sana may natutunan kayo and thank you for watching.